Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible Verses Everyone Should Know. So ang tatalakayin po natin ngayong umaga ay patungkol po sa kaligayahan or joy. Ito po ay parte ng ating series na Fruit of the Holy Spirit. Kung ang banal na spirito ay nananahan sa iyong buhay, dapat itong mga bunga na ito ay nananalaytay sa atin. Ito yung resulta ng presensya ng banal na spirito sa ating mga buhay. So bago po tayo magpatuloy, salamat po sa sponsor natin ngayong umaga, si Ma'am Gloria. Thank you very much po at subaybay kayo lagi dito sa channel natin at the same time. Very supportive po kayo. Thank you po. At kung nanonood kayo, no, just in case, si Kuya Boyet, Ate Rian, Ate Mai, hello po sa inyo. I hope nagiging pagpapala po ito sa inyo. So yung talakayin po natin ngayon ay James chapter 1 verse 2 and 4. Ito po ang sinasabi ni James. Sabi niya, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." So, isinulat po ito ni James para sa mga mananampalataya na dumadanas ng maraming pag-uusig, ng maraming mga pagsubok, maraming mga problema na dinadaanan nila. Pero syempre, yung problema nila talaga matindi kasi inuusig sila pinapersecute sila. So sabi ng Apostol Santiago. Ang layo, no? James to Santiago. Santiago yung Tagalog ng James. So sabi niya, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ituring daw na buong kagalakan. Count it as pure joy. Kaya matindi, no? Pag may problema ka, may pagsubok ang pinagdadaanan, ang tingin mo doon, ang gagawin mo, ituturing mo yon na pure joy. No? Buong kagalakan. At sabi rin sa verse 3, nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, ngunit hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang kakulangan. Now, ito po ang katuruan natin ngayong umaga. Number one, joy includes trials. Alam niyo po mga kapatid, make it personal, no? Sabihin mo sa iyong sarili, Lord, alam ko gusto niyo akong maging maligaya. No? Gusto ng Lord talaga na maging maligaya tayo. Gusto ng Lord, hindi KJ, yung parang killjoy yung Diyos. Yung Diyos talaga, gusto kang maging masaya. Gusto kang maging maligaya. But not in our own terms. Kasi yung kaligayahan sa atin, kung ano lang yung magpasaya sa laman, yun na yung kaligayahan natin. Pero sa Diyos, sa perspective ng Diyos, dapat pati yung trials, mga pagsubok sa buhay, yung hardships, yung mga pinagdadaanan natin na paghihirap, parte yan ng ating kaligayahan. So, kaya ang linaw ng mga talatang ito, by the way, it's a command na dapat nating sundin. Sabi niya, consider it pure joy. Ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, pag pinag-usapan natin yung salitang joy, again, yan yung bunga ng banal na spirito. No? Kung ang banal na spirito nananahan sa iyo, magkakaroon ka ng kaligayahan. At yung kaligayahan na yan, hindi yan mawawala kahit may trials, kahit may pagsubok. Bakit? Kasi po, yung sa perspective ng Diyos, sa perspective din dapat natin, na yung trials, kasama yan, parte yan sa ating buhay. Kasama yan. Hindi porke wala kang trial, masaya ka. Pag may trial ka, may pagsubok ka, malungkot ka. Kasi yung joy po natin, hindi nakadepende sa sitwasyon. Yung kaligayahan natin, nakadepende sa Diyos. So, alam ko, no, maraming dumadaan sa atin ng mga pagsubok ngayon. Maraming mga dumadaan sa inyo, maybe karamdaman, mahal natin sa buhay, nagdurusa. Pero tandaan po natin itong mga talata na ito. Yung kagalakan po natin, hindi nakabase sa sitwasyon. Ito po ay nakabase sa Diyos. Na kahit anong mangyari, yung kagalakan mo hindi nawawala sa iyo. Kasi yung mga pinagdadaanan natin dito sa mundo na ito, hindi yan yung basihan. Hindi yan kayang baguhin yung ating kaligayahan. Sapagkat ang kaligayahan natin, naka-angkla sa Diyos lamang. So that's point number one. No? Joy includes trials.
Okay? Kasama talaga yung pagsubok sa ating Christian life. Tapos, kung gusto mong sundin talaga, I hope sundin talaga natin, no? We have to consider trials as pure joy. Number two, bakit kaya dapat nating i-consider o ituring na joy, kaligayahan, yung ating pagharap sa mga pagsubok? Kasi po, number two, yung mga pagsubok po, yung trial, it tests our faith. Sabi po rito, nalalaman ninyo na ang pagsubok sa ating pananampalataya, ayan, yung mga pagsubok pala, mga problema, pag-uusig, lahat pala ng yan, ang purpose yan, subukin ang ating pananampalataya. Trial test our faith. Ngayon, kung ikaw ay bagong mananampalataya, expect mo na that in the coming days, months, and years, susubukin yung pananampalataya. Pagsubok talaga eh. Merong pagsubok sa pananampalataya. Bakit kaya sinusubok ng Diyos yung ating pananampalataya? Number three, the testing of faith produces perseverance. Tingnan niyo po dito sa verse 3. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Para po yung bata, no? Ako yung anak ko. Pag yung anak ko may gusto, sasabihin ko sa kanya, okay, go and get it. Hindi ko lahat ibibigay sa iyo. Ikaw, gawin mo yan. Kaya mo yan. So, bata pa lang, I hope, no, na natitrain ko siya ng tama talaga na bata pa lang, tumatatag na siya. Nagkaya niya lang tumayo sa sarili niyang paa. Bata pa lang, natututo na sa buhay. Ngayon tayo rin po, no, kung ikaw ay bagong mananampalataya, pag tinetest yung iyong pananampalataya, doon ka lumalago. Doon ka nakakaranas ng pagtitiis o ng katatagan. Tingnan niyo po ang sinasabi rito, no? Testing of your faith produces perseverance. Kasi pag sinusubok ang pananampalataya mo, nagpapatuloy ka pa rin, di ba? Kahit sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. At yung pagpapatuloy mo na yon sa kabila ng mga trial sa buhay, yung pagtitiis na yon, ang purpose niyan, number four, it leads to maturity. So, summarize natin. Joy includes trials. Trial tests our faith. The testing of faith produces perseverance. Perseverance leads to maturity. So, tingnan niyo po dito sa mga talata na ito. Consider it pure joy whenever you face trials. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Now, let perseverance finish its work. May purpose pala yung perseverance, yung pagtitiis o yung pagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ano yung purpose nun? Maging mature tayo, maging ganap. Sa Tagalog po, maging ganap at buo. Ibig sabihin nito, matibay, mature tayo, maging mature tayo ng mga mananampalataya. Not lacking anything. So, kaya pala, sinusubok yung ating pananampalataya para tumatag tayo. Kaya pala sinusubok yung ating pananampalataya sa Diyos para mas lalo nating makilala sino ba talaga ang Diyos sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay. No, yung mga anak natin, train natin sila, di ba? Gusto natin na bata pa lang sila, nahuhubog na sila. Tumatatag na sila, natutunan nilang mag-mature. One step at a time. Ganun din sa atin. Simula nung nanampalataya tayo sa Panginoong Hesukristo, nakakilala tayo sa Kanya, one step at a time, tinetest ng Lord yung ating pananampalataya hanggang sa mag-mature tayo, hanggang sa maging mas matatag tayo. Kasi hindi ka magiging matatag sa iyong pananampalataya kung hindi ka susubukin, kung walang mga pagsubok sa buhay. So, ganyan po yung pagkakasunod niya, no? Kaya, in summary, yung trials po, dahil meron siya magandang purpose, ang purpose niya is to make you mature. Mas maging, you know, mas lumago ka sa buhay pananampalataya. Kung yun ang purpose ng trials, then, sabi ni James, ni Santiago, dapat ituring mo yan na yung pagharap mo sa mga pagsubok, turing mo yan ng malaking kagalakan or buong kagalakan. Consider it pure joy. Ibilang mo siya sa kaligayahan mo kapag dumaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. So, ano pong application natin dito? Number one, kahit ano po pang problema pinagdadaanan natin, kahit anong pagsubok,
consider trials as pure joy. Alam niyo, nakikita ko yung mga apostol pag binabasa ko yung mga sulat nila. Binabasa ko yung Book of Acts. Binabasa ko yung dinaranas ng mga apostol. They consider it pure joy whenever they face trials. Kakalatigo lang kay Apostol Pablo, kumakanta pa, umaawit pa, nagpupuri pa sa Panginoon. Kakapersecute lang sa mga apostol dahil sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, inuusig sila. Pero anong sabi sa Book of Acts? They count it pure joy. They count it as pure joy. Talagang merong kagalakan sa kabila ng kanilang, sa kabila ng mga pag-uusig sa kanila. So, ganun din po sa atin. No? Let's consider trials as pure joy. Yung kaligayahan po natin, hindi nakabase yan kung may pagsubok tayo o wala. Yung kaligayahan natin, hindi nakabase yan kung may pera ka o wala. Yung kaligayahan natin, hindi nakabase yan kung may trahedya ka mang pinagdadaanan o wala. Ang kaligayahan natin, nakabase yan sa Diyos. So, number two, let's trust God that trial or any trials has a good purpose. Yung trial po, merong good purpose, may layunin ng Diyos dyan. Now, madalas po, ito ay gasgas na, lagi nating naririnig na may plano ang Diyos sa mga pagsubok natin sa buhay. Pero minsan, hindi nagsisink in sa ating isipan na meron talagang tunay, tangible, real plan ang Diyos sa mga pagsubok natin sa buhay. And one of those is to make you mature. Mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Number three, let trials make your faith stronger. Hayaan mong gampanan, kaya pag binasa mo itong maigi, no? Sabi rito, let perseverance finish its work. Ibig sabihin, yung pagtitiis natin sa gitna ng pagsubok, may purpose, merong direction, merong trabahong ginagawa sa atin. Ibig sabihin, yung pagsubok natin sa buhay, may trabaho yan. May gagampanan yan sa ating buhay. At ano yung gampanin ng trial sa buhay natin? To make our faith stronger. Mapatatag tayo sa ating pananampalataya. So, pag merong pagsubok, dapat ang tingin natin dyan, pure joy. meron kang kagalakan sa puso. Napakahirap, no? Isipin mo, meron kang malubhang karamdaman. Yung mahal mo sa buhay, may malubhang karamdaman. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambili nun ng gamot, pampa-hospital, etc. etc. Paano mo ituturing yun na pure joy? No? Pero alam niyo po, yung Diyos talaga napakabuti. Subukan nyo lang, no? Na manampalataya sa ating Panginoon. At kailanman yung Diyos natin hindi ka bibiguin. Consider it pure joy na may trial ka, pero yung kagalakan mo, buo pa rin, masaya ka pa rin kasi mayroong Diyos. Mas lalo mong makikita yung tulong ng Diyos, yung saklolo ng Diyos sa iyong buhay. At mas lalo ang sasaya na may isip mo, Lord, thank you, totoong-totoo ka pala talaga. Nariyan ka pala talaga, kumikilo sa aking buhay. So, let trials make your faith stronger. Number four, face trials from God's perspective. Meron kang pagsubok ngayon, may problema ka, may pag-uusig na nangyayari sa iyo, mabigat yung pinagdadaanan mo, tingnan mo yan from the perspective of God. Kasi pag from your perspective, mula sa iyong pagtanaw, tinitingnan mo yung problema mo, minsan yung problema mo mas malaki sa iyo. Kaya, ayun, nanlulumo tayo, nanghihina, nawawala ng pag-asa. Now, subukan natin, tingnan natin yung problema, mga pagsubok na pinagdadaanan natin, from the perspective of God. Paano kaya tinitingnan ng Diyos yung problema natin? Sa tingin ng Diyos, ang liit lang ng problema natin eh. Sa atin, malaki ang problema natin kasi mahina tayo eh. Pero sa Diyos na makapangyarihan, ang liit lang ng problema natin. Tapos tingnan natin from the perspective of God. Bukod sa maliit lang yung problema natin sa pagtingin ng Diyos, at the same time, pag tinitingnan ng Diyos yung problema natin, may purpose, may layunin ng Diyos. And one of those is to make your faith stronger. One of those is to make you mature. Mas lumago ka sa iyong pananampalataya. So let's face trials from God's perspective. Para po sa ating discussion, why do you need to consider facing trials as pure joy? Bakit mo kailangang ituring yung iyong dinaranas na pagsubok as pure joy?
No, yung talagang buo, yung buong kagalakan. Bakit? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group. At para po sa ating panalangin, Lord, thank you for my trials. Din din, no? Ipagpasalamat mo sa Diyos yung iyong mga pagsubok sa buhay. I realize that trials make me mature. I acknowledge that you have a purpose in all of my hardships. From now on, let me face my problems with great joy. Panalangin po natin, kausapin po natin ang ating Panginoon. Para po sa ating comment section, what have you learned from our devotion today? Kung may natutunan po kayo, paalam niyo po sa amin sa pamamagitan ng comment section below. At huwag po natin kalimutan na i-share ang devotion natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. So God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.